paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng unibersidad na ito. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga kwentong ito o wala. Ikikwento ko ang mga ito sa kung paano na ikwento ng aking mga kakilala. May dalawa tayong kwentong papakinggan ngayong araw na ito na siguradong magpapatayo sa lahat ng balahibo mo sa katawan. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang De La Salle University ay naitatag noong 1911 at itinatag ito ng kongregasyong Brothers of the Christian Schools. Sa loob ng mahigit sa 100 taon, hindi ka naman na siguro magtataka kung may mga kakilakilabot na pangyayaring maganap sa loob ng universidad na ito. Hindi natin sa kung anong paraan sinisiraan ang pangalan ng prestihiyosong eskwelahan na ito. Nais lamang nating malaman kung kagaya ng ibang eskwelahan ay may mga pangyayaring paranormal din ba ang nangyayari dito. Itinampok itong kwentong ito sa blog na Harlequin Theater Guild tungkol sa kwento ng isang varsity volleyball player sa Enrique Razon Sports Center. Ayon sa kwento, isang varsity player raw ang naiwan sa shower room isang gabi pagkatapos ng kanilang pag-iensayo sa araw na iyon. Habang nag-aayos siya ng kanyang sarili, nagulat siya nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Imbis na matakot, naisip niyang baka pinatay lang ng maintenance personnel ang ilaw at hindi alam na nandoon pa siya sa loob. Sa kadiliman ng lugar, sinundan lang niya ang maliwanag na exit sign papunta sa elevator bay. Nang makarating siya sa elevator, pinindot niya ang ground floor. Ngunit ang katakataka mula 8th floor hanggang 2nd floor, patuloy na humihinto at bumubukas ang elevator car sa bawat baitang na dinadaanan nito. Bubukas ang pinto, ngunit wala namang pumapasok. Wala kang makikita kundi ang madidilim na pasilyo. Nang makarating ito sa second floor, biglang bumukas ang elevator at ilang sandali pa, biglang tumunog ang overload alarm. Siya lang ang mag-isa sa loob ng elevator. Kapag tumunog ang overload alarm, ibig sabihin, puno ang elevator. Isa sa mga pinakalumang gusali rito sa universidad na ito ay ang St. LaSalle Hall o tinatawag nilang LS. Ito na rin siguro ang pinakanakakakilabot na lugar sa loob ng DLSU.
Napakarami raw pangyayaring hindi maipaliwanag ang nagaganap dito. Ayon sa kwento, isang estudyante raw ang naglalakad isang gabi sa pasilyo ng building na ito. Hindi na nabanggit kung bakit siya naroon at kung ano ang ginagawa niya ng mga oras na iyon. Pero habang naglalakad siya mag-isa, unti-unti siyang may narinig na parang may sumusunod sa kanya. Hindi nabanggit kung may mga tao siyang nakikita ngunit sa takbo ng storyang ito, mukhang siya lang ang mag-isang naglalakad sa loob ng nasabing building. Hindi na lang niya pinansin ang kanyang nararamdaman at patuloy lang itong naglalakad. Ilang sandali pa, parang may narinig siyang bumubulong sa kanyang tainga. Hindi niya maintindihan ito at parang kung ano-ano lang ang sinasabi sa kanya. Patuloy lang siya sa paglalakad habang hinahawi ang gilid ng kanyang tainga. Tumagal ang ilang sandali pa. Hindi na niya kinaya at tinakpan na lamang niya ang kanyang tenga at nagtatakbo pa alis. Kinabukasan, ikinwento niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan at kaklase. At ang isa dito ay nagsabing Latin daw ang salitang kanyang narinig. Nangyari itong kwentong ito sa classroom na kilalang kilala dahil sa mga kababalaghang nangyayari dito. Ang pinakasikat sa mga kwentong lumalabas ay ang isang babaeng nakaitim na sumali sa isa sa mga klaseng naganap dito. Nangyari ito mga ilang taon na daw ang nakakaraan. May mga nagsasabi ding halos isang dekada na daw nang mangyari ito. At hanggang ngayon ay sikat na sikat pa din ang kwentong ito. Hindi lang sa mga estudyante, maging sa mga taong nakakaalam nito. May marketing class daw noon na nagaganap sa room M409. At sa kalagitnaan ng kanilang klase, may pumasok daw na isang babaeng nakasuot ng itim. Hindi lang nila ito pinansin dahil sa pag-aakala nila ay baka magsisit-in lang ang babaeng ito at kailangan lang niyang kunin ang lesson para sa araw na yon. Naging normal na pagtuturo lang ang ginawa ng kanilang propesor hanggang sa kalagitnaan ng klase ay tumayo daw ang babaeng ito at naglakad papunta sa gitna na nakakuha ng atensyon ng lahat ng estudyante maging ng kanilang propesor. Nagtaka sila kung bakit ito pumunta sa gitna ng classroom. Wari ng kanilang propesor ay may itatanong ito. Ngunit maaari naman sana niyang itaas ang kanyang kamay upang magtanong. Kaya tinanong na ito ng kanilang propesor kung ano ba ang katanungan niya o kung may kailangan ba ito mula sa kanya. Blanko lang daw na nakatitig ang babaeng ito sa propesor na yon. At lumingali nga pa raw ito sa buong klase. Maya-maya pa, ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa harapan. At nang makarating ito sa harap ng blackboard, laking gulat ng lahat nang nagdire-diretso itong naglakad at tumagos sa nasabing blackboard.
Gulat lang ang nakita sa mga mata ng mga nakasaksi nito. Hindi pa nanunuot ang takot sa kanila at walang kahit anong imik ang maririnig. Hanggang sa ilang minuto pa ay nagtakbuhan na ang mga ito palabas ng classroom. Itong insidenteng ito ay nailathala din sa kanilang school paper. Kung nais niyong mapatunayan kung totoo ba ito, maaari niyo naman itong hanapin at basahin. Ngunit magpasa hanggang ngayon, nananatili pa din ang takot sa mga estudyante kapag nalaman nilang may klase sila sa room M409. Alas 9 na daw noon ng gabi nang ang dalawang magkaibigan daw ay nasa lobby area ng School of Design Arts Building. Nagpapahinga lang daw sila matapos ang isang nakakapagod na araw. Naglalakad-lakad lang daw ang mga ito nang bigla daw may nagtanong sa kanila na isang lalaki na nakapormal na kasuotan. Tinanong daw nito kung nasaan daw ba ang toilet. Itinuro naman daw ng mga estudyanteng ito kung nasaan ang CR at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Ngunit takang-taka sila kung bakit ganoon kaluma ang suot na damit ng lalaking yun. Oo, formal. Pero parang luma na hindi maiwasan ng mga estudyanteng ito na matawa ng bahagya sa estilo ng kasuotan ng lalaki. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng parang maraming taong nag-uusap malapit sa entrada papasok ng building na ito. Nagtaka silang dalawa dahil parang andami pa atang tao ng ganoong oras. Sumilip sila sa labas at nakitang napakaraming ang tao ang nandoon sa entrada na napakaporma lahat ang suot nila. Nagulat lang sila na parang puro luma din ang mga kasuotan nito. Ang mga babae ay may malalaking gown na paypay ng abaniko. At ang mga lalaki naman ay katulad ng kasuotan ng lalaki na nagtanong sa kanila kung nasaan ba ang CR. Sa pagkakataon na yon, naisip na ng dalawa na parang hindi na normal yung nakikita nila. Kaya't naisipan na lang nilang mag-astang normal na din na hindi nakikita ang lahat. Naglakad sila palabas ng gusali nang hindi tumitingin sa paligid. Nag-uusap lang sila na kunwari wala silang nakikita. Ngunit sa gilid ng mga mata nila, alam nilang nakatitig ang lahat ng nandoon sa kanilang dalawa. Dinig na dinig din nila na nag-uusap ang mga ito na tila pinag-chichismisan silang dalawa. Pero ibang lingwahe daw. Nang sapat na ang layo nila sa gusali, tumingin sila pabalik upang tignan kung nandoon pa ang mga tao. Ngunit sa gulat nila, wala nang kahit sino ang nasa entrada. Tumahimik na muli ang lahat. Yun na ang naging senyales na kailangan na nilang tumakbo palayo palabas ng eskwelahan na to. Nangyari itong kwentong ito sa isa pang classroom sa De La Salle College of St. Benilde. Hindi naman sinabi kung saang classroom ito nangyari. Pero naganap daw ito sa unang araw ng unang semester nila. Nagtatawag daw noon ng mga estudyante ang kanilang profesor tulad ng normal namang ginagawa ng lahat kapag unang araw ng klase. Inisa-isa daw nito ang mga pangalan ng mga estudyante upang maipare sa kanyang dalang listahan. Noong matapos daw ito, bigla daw may pumasok na isang babae sa loob ng classroom na nakaputing t-shirt at nakamaong na pantalon. Normal na damitan lang, kaya't inakala ng profesor na ito na isa siya sa mga bagong estudyante. Ang katakataka lang,
ay ayon sa listahan nito, kumpleto na ang kanyang klase. Lumakad daw ang babaeng ito at umupo sa likuran. Wala itong binigay na kahit anong enrollment form o patunay na tama ang pinasukan niyang classroom. Sa pagtataka ng propesor na ito, tinawag niya ang babae para pumunta sa harapan at ibigay ang kanyang enrollment form. Tumingin lang daw ito sa kanya at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at lumakad papunta sa harap. Tinanong ng propesor kung nasaan ba yung enrollment form niya. Ngunit hindi ito sumagot. Nakatitig lang daw ito sa propesor ng blanco na parang tumatagos daw ang titig nito sa kanya. Bahagya na itong nainis dahil hindi sila makapagsimula ng klase dahil sa estudyanteng ito. Kaya tinanong niyang muli ang babae kung nasaan ba ang enrollment form niya. Siguro napalakas na din ang boses ng propesor na ito, kaya't napatahimik na lang ang buong klase at nakatitig na lang sa kanilang dalawa. Ngunit wala pa din daw imik ang babaeng ito at nakatitig lang sa propesor. Upang makapagsimula na sila, sinabi na lang ng propesor na to na kung maaari ay lumabas na muna ang babae at pumunta sa dean's office upang kunin ang enrollment form niya at matignan na din kung nasa master list ba siya. Ngumiti lang daw ang babaeng ito at dahan-dahang lumakad sa gilid ng propesor. Sa gulat ng mga tao sa loob ng classroom, nagdire-diretso daw ang babaeng ito hanggang sa tumagos ito sa blackboard at naglaho. Para sa kaalaman ninyong lahat, umaga ito nangyari at hindi gabi. Nasa pakiramdam ko ay mas nakakakilabot pa sa kahit anong multong makikita mo sa kadiliman. Galyaga Theater. Itong tanghalang ito ay pinangalan sa kilalang Pilipino filmmaker na si Peke Galyaga. Maaalala niyo siguro siya sa mga pelikulang Oro Plata Mata, Scorpio Nights, Shake Rattle and Roll Series, Aswang, Tiyanak at marami pang iba. Kilalang kilala ang tanghalang ito hindi lang sa mga dekalibreng stage plays. Kilala din ito maging sa mga pangyayaring paranormal. Pamilyar ang mga AB Communication students sa kakaibang pakiramdam na ibinibigay ng Galyaga Theater. Hindi maipaliwanag ang simoy ng paligid kapag nasa loob ka. Isang alumna ng pamantasang ito ang umalala ng kanyang nakakakilabot na karanasan sa loob ng teatro. Isang umaga, nakita daw niya yung isang classmate niya na binubuksan ang pintuan sa likod. Dahil nga may gagawin din silang importante noong araw na yon, agad niya itong nilapitan para tanungin kung ano pa bang mga preparasyon ang kanilang gagawin. Pagkatanong nito sa kanyang kaklase, huminto lang daw ito habang nakahawak sa pinto. Dahan-dahan daw itong tumingin sa kanya, pero napapansin niyang blanco ang tingin nito. Hindi daw ito sumagot. Nagpatuloy lang na pumasok sa loob na parang hindi siya napansin. Sinundan niya daw ito sa loob dahil na rin sa pagtataka. Pero ang bilis daw nitong maglakad na pati siya halos mapatakbo na sa paghabol dito. Hanggang sa bigla na lang daw itong nawala sa kanyang paningin. Inakala nito na baka nasa mga kwarto ito ng tanghalan, kaya hinanap niya ang kaklaseng ito. Inikot nito ang buong teatro, pero wala siyang nakita.
At isa pa, yung lugar kung saan biglang nawala yung kaklase niya ay isa ng dead end. Kaya talagang napaka-imposibleng may tatagusan siya doon. Inakala niya noong una na baka prank lang ito. Kaya tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaklase. Pero walang sumasagot. Umalingaungaw lang umano ang boses nito sa mga pasilyo ng lugar na yon. At nang maisip niyang siya lang talaga ang tao sa loob, dun na siya sinimulang baluti ng takot. Tiningnan pa niya ang ibang mga pintuan at laking gulat niya nang ang lahat ng yon ay nakakandado. Bagay na lalong nagbigay ng kilabot sa kanya. Dali-dali itong nagtatakbo pabalik sa pintuan kung saan siya pumasok. At doon, nakasalubong niya ang kanyang mga totoong kaklase. Takang-taka ito dahil nakita niya doon yung kaninang hinabol niya. Sinabi niya dito kung anong nangyari pero ayon naman dito, kakarating lang umano niya at kasabay pang iba nitong kaklase. Nanginginig ang buo niya ang katawan habang kinikwento ang naranasan niya sa loob. Isa lamang daw ito sa mga nakakakilabot na pangyayari sa Galyaga Theater. Kaya kung magagawi ka dito, isipin mo muna kung yung makakasalubong mo ba ay buhay pa. Santuario de la Salle. Ang Santuario de la Salle ay maikukonsidera mong isang retreat house para sa mga estudyante, faculty at staff ng pamantasang ito. Sa tuwing may mga gaganaping activities na kailangan nilang manatili sa loob ng universidad. Ngunit hindi lang naman mga buhay ang nananatili dito, maging ang mga namayapa na. Isang kwento umano ang narinig ng mga estudyante patungkol sa basement ng retreat house na ito. Mga estudyante daw ang nag-recollection noon sa basement ng oras na yon. Habang nagaganap ang aktibidad na ito, pumunta ang facilitator ng recollection para hinaan ng kaunti yung mga ilaw para mas ramdam nila ang kanilang gagawin at syempre parang silent reflection na rin. Nang sinabihan na mga estudyante na ipikit ang kanilang mga mata at alalahanin ang kanilang mga nagawa buong taon sa school year, isang estudyante daw ang nakarinig ng mahihinang iyak mula sa kanyang kanan. Dahil nga reflection at recollection ang gagawin, pinabayaan na lang niya itong umiyak. Nagpatuloy lang ito ng nagpatuloy hanggang sa sinabihan na sila ng facilitator na imulat na ang kanilang mga mata. Saktong pagdilat nila ay biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Kaunting gulat ang naramdaman nila noon. Pero ang matinding kilabot naman ay ang sa estudyanteng ito nang masilip niyang wala naman pala siyang katabi sa kanan niya. Tinignan pa niya ang kanyang mga kaklase pero parang wala namang umiyak sa kanila. Hindi na niya umano yung kinuwento hanggang sa matapos ang activity para maiwasan na rin ang takutan. IS Covered Court. Nangyari itong kwentong ito ng payagan ng mga grade 7 students na maglaro sa high school covered court para sa kanilang physical education class. Sa kalagitnaan ng kanilang klase, isang estudyanteng lalaki ang nagpunta sa kanilang teacher. Sinabi niya dito na may nangyaring maliit na aksidente
habang nakikipaglaro sa iba pa niyang kaklase. Ipinakita ng batang ito ang maliit na sugat sa kanyang tuhod na nagbigay alarma sa gurong ito para papuntahin siya sa klinik para mabigyan ng paunang lunas at malinis ang kanyang sugat. Nang malapit nang matapos ang period nila para sa araw na yun, tinanong ng gurong ito ang kanyang klase kung kamusta na daw ba yung batang nasugatan kanina. Tinanong niya ang mga bata kung ayos lang ba ito. Pero puro pagtataka lang yung nakita niya sa mga mata ng mga bata. At walang kahit sinong nagsalita patungkol sa tinatanong ng kanilang guro. Nakatingin lang ang gurong ito sa mga bata at doon niya naisip na parang kumpleto naman ata ang lahat ng estudyante niyang lalaki. Kilala naman daw niya ang mga ito at kahit isa dito ay hindi tumugma sa itsura ng batang pinapunta niya sa klinik. Tumingin-tingin din daw ito sa paligid para tingnan kung may iba pa bang PE class ang nagaganap ng mga oras na yun. Pero wala. Ang nakapagtataka daw dito, kamukhang kamukha ng PE uniform nila yung suot ng bata. At dahil may nakita nga itong sugat ay hindi maiwasan na mag-alala ito at hindi na napansin kung estudyante niya ba yun o hindi. Hindi na lang niya ito inulit tanungin sa kanya mga estudyante para maiwas ang mga pag-uusapan. Ngunit sa buong school year nila, maraming naging insidente sa iba pang mga PE classes sa high school na naganap sa covered court na yon. At lahat ng mga PE teachers at faculty ay talagang hindi maintindihan kung ano ba ang mga nangyayari. Isa pang katakataka, kapag pinapadala daw ng mga teachers ang batang ito sa clinic, wala naman daw records ang school clinic ng isang batang na aksidente sa oras ng PE class sa IS covered court.